O halimbawa, ikaw ay magiging presidente ng Pilipinas, talhin niyo ang paniniwala na mayroong Diyos na nakatunghay sa atin, nakakakita sa atin lagi, at mananagot tayo sa Diyos sa katapusan sa lahat ng ating mga gawa. Nakasulat po yan sa 20:12 ng Apokalipsis. Pakibasa mo, kapatid na Lord. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, mahalaga yung gawain natin sa buhay kasi yun ang pagbabatayan ng hatol. Parang yung pagpasa nyo ngayon, ang pagpasa nyo, binatay nung mga nag-evaluate sa inyo sa inyong mga ginawa during the school year. Ano ba ginawa nyo? Nag-aral ba kayo? Gumawa ba kayo ng homework? Naka-cope up ba kayo sa mga iba't ibang mga kahilingan ng kurso na inyong kinukuha? Ang batayan ng graduation, yung ginawa ninyo sa buong isang taon ng pag-aaral. Ganon din po pagdating ng katapusan, meron po tinatawag na last judgment. Hindi po yan maiiwasan ng tao. Kaya kung ikaw ay kumikilala sa Diyos, bago dumating yung last judgment, you are preparing yourself to finally face the judgment seat of God. Kaya every day will be an opportunity for you to do what is good and to refrain from what is evil. Kung tayo po ay kumikilala sa Diyos, nagiging mabuti tayo, hindi lang sa paningin ng tao, kundi sa paningin din ng Panginoon. Kasi hindi ka natututong mag-plastic. Marami pong relihiyon ngayon, plastic eh. Mga pakunwari. Kami po ay hindi nagsasabi sa inyong kami mabubuti. Pero ang isa po ang ginagawa namin, yung natututunan naming mabuti sa Biblia, nilalagay namin sa gawa. At ang isang resulta nito ay ang La Verdad Christian School. Kaya ko po naisip ang konsepto na magtayo ng pamantasan na walang babayaran ng estudyante, pati pagkain. Masabi ko na lang po sa inyo para alam nyo, pag hindi nyo gusto yung pagkain, huwag nyo pong itatapon. Meron po tayong pigirin. Huwag nyo itapon sa basurahan. Kung ayaw nyo kainin, pakiusap ko sa estudyante. Kasi daan-daan libo po ang ginagastos ko sa isang linggo para sa pagkain ng La Verdad Christian College at saka sa La Verdad sa Caloocan. Daan-daan libo rin po, mahigit sa 2 milyon, ang ipinapasweldo natin sa inyong mga guro, sa mga mentors. Yun po ay kita ko. Ako po hindi nabubuhay ng masarap. Hanggang dito po sa Brazil, naghahanap buhay ako. 72 anyos na po ako. Dapat sana sa akin, kung nasa gobyerno ako, pensyonado na ako eh. No? Pero hanggang ngayon po, nagme-maintain ako dito sa Brazil ng 7 restaurant. Ako po nagluluto, nagsusupervise, para kumita pa rin ako ng pera. May mga naitayo akong negosyo dyan sa Pilipinas. Meron po tayong bottled water, yung mineral water. Meron po tayo dyan EFS, amo sa pangalan ko, mga gamit pang katawan mula sa sapatos hanggang sa sombrero, etc. Meron po ako na itatanggyan sa Pilipinas na